Ang mga binhi ng pananampalataya ay palaging nasa loob natin. Ito ay gaya din ng pagtitiwala ng sarili sa tubig na kailangan mong i-relax at magpaubaya sa agos, sapagkat kung lalabanan mo, ikay malulunod. Ganon din, minsan kailangan nating dumaan sa krisis upang mapangalagaan at hikayatin palalo ang ating paglago. Ngunit paano nga ba malalaman ang kaibahan ng bulaan sa tunay na taga-akay? Halika't magbalik na lang tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagpala ng kaitaasan at pinagkalooban ng likas na kapangyarihan. Nangaral at nagpalaganap ng mga kakaibang turo na tanging sa kanya lang masusumpungan. Ano pat nakaakit ng maraming tagasunod na animoy mga tupang ligaw na naghahanap ng pastol na gagabay sa kanila. Ngunit saan nga ba patutungo? Ang kwento ng mga advokasya ni Valentin de los Santos o yung tinaguriang Tatang ang Supremo ng Lapiang Malaya. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Buhat sa lipi ng mga Bicolano noong unang bahagi ng 20th siglo, ay isinilang sa isa sa mga bayan nila ang isang Valentin de los Santos. Dekada 40 na nang siya ay magsimulang mangaral at magpalaganap ng salita ng Diyos. Siya ang nagtatag ng samahan na tinawag niyang Lapiang Malaya. At gaya din ng mga apostol, ay nililibot ni de los Santos ang mga bayan-bayan upang magpalaganap at maghatid ng kanyang mga turo. Nakitaan siya ng karisma sa pagsasalita sapagkat sinasabi nilang kakaiba ang mga kwentong ibinabahagi ni Valentin de los Santos sa mga tao na siya namang naging dahilan para makiusyoso sa kanya ang karamihan. Siya ay tinawag ding Tatang o Supremo ng kanyang mga naging tagasunod. Ayon pa sa kanila ay napakagandang mga aral ang hatid ng Supremo na tungkol sa kagandahan ng buhay na maging ang mga pari noong mga panahon na yun ay hindi nakakapagturo ng kahalintulad ng sa Supremo dahil nakasentro lang sila sa mga batas ng simbahan na siyang pilit ipinatutupad. Samantalang bukod sa kagandahan ng buhay, ang mga aral ng Supremo ay nakasentro din sa pagkakapantay-pantay, sa kapayapaan at pagiging makabayan. Dahil sa ganda ng aura ng Supremo ay maraming nahikayat ang kanyang mga salita na ang karamihan ay mga mahihirap na pamilya sa Luzon. Silang lahat ay dinala ng Supremo sa kabundukan ng Nueva Vizcaya upang doon manirahan sa sarili nilang mundong lilikhain. Sinasabi pa ng mga taong ito na ang Supremo daw na si de los Santos ay marami pang mga kakayahan tanging siya lang ang meron na lalo pang nakakaakit sa mga tao. Dahil noon pa man ay laganap na talaga ang mga Marites sa buong kapuluan, nagbabago-bago lamang sila ng anyo. Kaya kahit hindi pa uso noon ang mga social medias, ay napakabilis na kumalat ng balita tungkol sa mga kakayahan na ito ni Tatang o ng Supremo. Ang ilan lang sa mga ito ay ang kakayahan ng kanilang Supremo na magpagaling ng mga may sakit, ano pat naging takbuhan siya ng mga mahihirap sa mga kabukiran na walang kakayahang magpagamot sa mga hospital. Ang Supremo daw ay meron ding kakaibang lakas na higit pa sa 10 kalabaw at handa siyang ibahagi ito sa sinumang susunod sa kanya na lalo pang naging kapanapanabik sa mga tao na maging alagad ng Supremo. Maliban dito ay hindi din daw tinatablan ng mga bala, patalim at kahit na anong klaseng pag-atake ang Supremo, kaya't ang mga tao ay lalo pang di magkamayaw dito na siyang ang dahilan para magkaroon siya ng sariling hukbo. Dahil mas interesado ang mga tao sa mga agimat at anting-anting, higit pa sa mga aral at pagsunod bilang alagad ng Supremo. At ang isa pang kamanghamanghang kakayahan ay nakakausap daw ng Supremo nila ang mga bathala ng kalikasan, kaya't nakukuha niya ang anumang hilingin niya sa mga ito. Nakakausap din daw niya ang mga kaluluwa ng mga namatay na bayani, lalo't higit si Dr. Jose Rizal na ayon kay de los Santos ay malimit pa niyang makakwentuhan. Ang mga bagay na yan at marami pang kakayahan na tinataglay ng Supremo na siya namang nagudyok sa mga tao upang sila sumunod sa mga aral nito at maging alagad nga ng Supremo. Sa loob lang ng kaunting panahon simula ng magpalaganap ng kanyang mga aral, ay higit 40,000 mga tao na nagmimistulang mga tupang naliligaw na naghahanap ng pastol ang sumunod sa kanya. Subalit pagpasok ng dekada 50, ang samahan ng Lapiang Malaya ni Valentin de los Santos na naunang nakilala bilang sektang pangrelihiyon
ay pinalitan na nila patungong sektang politikal. Ang susunod na misyon ng kanilang supremo ay tatakbo sa politika upang nasa ganun ay tuluyan na nilang masakop ang buong bansa sakaling papalarin. At nagpakilala na nga si Valentin de los Santos at ang kapisanan ng Lapi-ang Malaya sa buong bayan. Sa pagkakataong iyon ay napakarami palalo ang naging interesado sa samahan nila sapagkat noon pa man ay bentang-benta na sa politika kung ang gagamitin mong plataforma ay ang mga mahihirap na silang makikinabang kapag ikaw ay mananalo. Taong 1957, nang formal nang inirehistro ni Tatang o ni Supremo Valentin de los Santos ang grupong Lapi-ang Malaya bilang isang partido politikal na noong mga panahon na yun ay meron na daw na higit 4 na milyong mga miyembro ayon sa kanila. Puspusan ang kanilang naging pagkilos upang lalo pang makilala sa buong kapuluan. At sa panahon nga ng eleksyon ay meron silang kinatawan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pwesto sa nasyonal na posisyon. At syempre si Tatang Valentin de los Santos ang presidente. At ang kanyang bisi ay si Restituto Presto at kumpletong talaan ng mga senador na naghahangad makakuha ng 8 pinaglalaban-labanang pwesto. Kung nagkataon na mananalo silang lahat, ay jackpot na sana ang Pilipinas. Magkakaroon na tayo ng bagong mundo. Subalit hindi pa ata ay pinagkaloob ng kanilang bathala o hindi pa napapanahon para masakop nila ang Pilipinas dahil noong pagkatapos ng halalan ay kapwa natalo sina Valentin de los Santos at ang kanyang bisi na hindi pa umabot sa 5% boto laban kina Pangulong Carlos P. Garcia at Vice Diosdado Macapagal. Ganon din ang kanilang mga senador na nabokya sa lahat ng posisyon kung saan ang pinakamataas na narating ay pang-41 pwesto at ang ikawalo na huling slot ng senador na pwede nilang makuha ay lumamang sa pinakamataas na narating sa partidong Lapi-ang Malaya ng higit 1,300,000 boto. Subalit ganon pa man, nasayang man ang pagkakataong iyon ay naipakilala naman ng Supremo ang kanilang samahan sa buong bansa. Hindi pa rin sila nawala ng pag-asa dahil noong taong 1961, sa sumunod na presidential elections, ay muling hinamon ni Valentin de los Santos, sina Diosdado Macapagal at iba pa sa tagisang muli sa pagkapangulo. Subalit bago pa man sumapit ang araw ng halalan, ay nadeklara na si de los Santos bilang nuisance candidate o ito yung itinuturing ng COMELEC na panggulo lang sa eleksyon. Pero wala sa bokabularyo ni Tatang de los Santos ang sumuko. Dahil noong taong 1965 sa sumunod na presidential elections muli, ay kay Pangulong Marcos naman siya napalaban. Pero muli ay nuisance candidate ang binagsakan ng Supremo ng Lapi-ang Malaya at siya ay panggulo na naman daw sa eleksyon. Ika-20 ng Mayo taong 1967, 2 taon pagkatapos niyang yumuko kay Pangulong Marcos, ay tinipon ni de los Santos ang kanyang mga taga-suporta sa kanilang himpilan sa Top Avenue sa Pasay City upang saan nila ay magsasagawa ng mapayapang kilos protesta. Subalit halos lahat sila ay armado ng mga bolo at sibat at lahat sila ay nakasuot pa ng mga uniforming may kulay pula, dilaw at puti. Sila ay nagmistulang mga katipunero na susugod sa gera gamit ang mga agimat at anting-anting na kaloob ng Supremo bilang pananggalang ay magmamartsa sila patungong Malacanang upang pabagsakin ang Pangulong Marcos. Nasa edad 80 anyos na si Tatang Valentin noong mga panahon na yun, ngunit talagang napakalakas pa ng kanyang pisikal na pangangatawan, kaya talagang kumbensido ang mga tagasunod niya na may taglay nga itong kapangyarihan na ibinabahagi pa sa kanila. Nagsagawa muna sila ng taimtim na panalangin at mga ritual bago tumulak sa target na palasyo ng Malacanang. Sa kanilang pagmamartsa ay hinarang na sila ng Philippine Constabulary bago pa man tuluyang makalapit sa gate ng Malacanang. Nang magkaharap ang dalawang grupo ay nagkaroon kagad ng tensyon sapagkat sila'y nagkagirian matapos ayaw palampasin ng mga sundalo ang grupong Lapi-ang Malaya ni Valentin de los Santos sa kanilang pagmamartsa. Ang Constabulary ay armado ng mga M16 rifle laban sa halos 400 miyembro at tagasunod ng Supremo na armado naman ng malalaking itak at sibat at pinalakas ng kapangyarihan ng kanilang mga agimat. Sa kalagitnaan ng tensyon ay nagmandato na ng ultimatum ang Supremong si de los Santos at nagsasabi sa Pangulong Marcos na kailangan niyang lumabas mula sa loob ng Malacanang sa loob ng 72 oras upang makipagkita sa kanya at mapag-usapan ang mga problemang kinakaharap ng bayan para masolusyonan ito. Dahil kung hindi siya magpapakita sa ibinigay na ultimatum, ay sasalakayin na nila ang loob ng Malacanang. Hating gabi ng 21 ng Mayo,
bago pa man maubos ang oras na taning, ay nangyari na nga ang kanatatakutang sandali. Walang ano-ano'y bigla na lang umatake nang sabay-sabay ang grupo ng Lapi-ang Malaya ng Supremo Valentin de los Santos na sobrang ikinagulat ng mga sundalo at ng mga taong nakikiusyoso sa lugar. At dahil nga sa nagkagulatan na, ay open fire kagad ang mga sundalo bilang pagdepensa sa mga kalabang nasa harapan na pala nila. Walang haba silang nagpaputok at maali na ang tatamaan. At ganun din naman ang grupo ni De Los Santos, maali na rin kung sino ang tatagain nila. At sa laban ng maalin nga ay naging matindi ang kanilang bakbakan sa malapitang labanan. Bago pa man magsilabasan ang malalaking pangalan sa politika na nagtangkang magpabagsak sa gobyerno, ay ito ang kauna-unahang rebelyong na itala sa pamumuno ni Pangulong Marcos para siya'y pabagsakin. Pagkahupa ng matinding labanan, boom! Bulagta ang 33 katao at lahat sila ay sa panig ng konstabulary. Joke lang, sa panig pala ng Lapi-ang Malaya ni Valentin de los Santos. Iisa lang ang totoong nasawi sa mga sundalo at di mabilang nasugatan sa magkabilang panig, lalo na ang mga sibilyan na naipit sa gitna ng labanang maalin at bahala na. Tamaan na ng bala ang tatamaan at mataga na ng itak ang matataga dahil gulatan na nga ang naganap. Nang makontrol na ang sitwasyon, ay dinakip ng gobyerno ang mga natitirang miyembro ng Lapi-ang Malaya at silang lahat ay ikinulong sa kampokrame upang harapin ang mga kasong nararapat para sa kanila. Samantalang ang kanilang supremo na si Valentin de los Santos at 11 iba pa ay hindi na nila nilitis pa, sa halip ay idiniretso na lang nila ang mga ito sa National Center for Mental Health o sa madaling salita, diretsong mental hospital ang kinikilala nilang supremo. Buwan ng Agosto taong 1967, 3 matapos ang madugong bakbakan ng maalin, si Supremo Valentin de los Santos ay napatay ng kapwa niya pasyente sa mental hospital at literal na niyakap ang kasabihang, kung saan ka nabuhay ay doon ka din mamamatay. Sa kanyang pagkawala ay ipinagpatuloy ang kanyang legasiya at pinamunuan ang grupong Lapi-ang Malaya ng kanyang manugang na si Domingo Diguilla na nakilala naman bilang Koyang Doming na sinasabing nakakapagpagaling din daw ng mga may karamdaman. Sa paglipas ng panahon ay ipinasa din niya ito sa kanyang mga tagasunod, lalo na sa kanyang anak matapos niyang pumanaw noong taong 2005. Sa ngayon, ang Lapi-ang Malaya ay patuloy pa rin namumuhay sa isang komunidad sa Nueva Vizcaya at pilit sinisikap mapalitan ang naunang imahe na tumatak sa kanilang grupo. Patuloy din nilang pinapabulaanan ang sinasabi ng karamihan na sila daw ay isang kulto. Samantalang bago pa man pumanaw ang kanilang supremo at founder na si Valentin de los Santos, ay ipinaglalaban na talaga ng grupo nila at humihingi ng pagkilala mula sa mga tao na bukod daw sa napakaraming katangian at kapangyarihan ng kanilang supremo, ay isa din daw siyang inventor. Dahil ayon sa kanila, ay siya daw ang naka-imbento ng traffic light at kung ano-ano pa. Ikaw kaibigan, meron ka bang anak na nag-aaral? Baka itanong yan sa kanila, alam mo na ang sagot. Ang binhi ng pananampalataya ay palaging nasa loob natin. Ito ay gaya din ng pagtitiwala ng sarili sa tubig na kailangan mong i-relax at magpaubaya sa agos, sapagkat kung lalabanan mo ikay malulunod. Gayon din minsan kailangan natin dumaan sa krisis upang mapangalagaan at hikayatin palalo ang ating paglago. Ngunit paano nga ba malalaman ang kaibahan ng bulaan sa tunay na taga-akay? Papaano nga ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!